Hey guys, welcome back to my channel. For today's vlog, samahan nyo kong gumawa ng napakasarap na pulutan na kinilaw na isda or kinilaw na dilis. Pero hindi po ako manginginom guys, pero sobrang favorite ko to na ulam. Ayan. Just keep on watching. Thank you! Bali, tinanggalan ko lang ng ulo yung dilis and then hinugasan ko siya ng suka at saka asin. And ayan na nga siya, drain ko na siya at ngayon ay ihahalo na yung mga ibang ingredients. Ihahalo na yung lahat ng ingredients. Una mo na yung suka para medyo mababad siya or maluto yung isda. And then, sa isda nga pala guys, is pwede kayong gumamit ng ibang isda as long as fresh, ganyan. And mas maganda kung tatanggalin nyo yung mga tinik or yung malalaking isda, kailangan tanggalin ang tinik para naman di mahirapan yung kakain, diba? And ngayon niya, ayan, nilagyan ko siya ng suka and then nilagyan ko pa siya ng lemon para talagang walang langsa. And sa Pinas, may kalamansi. So, yun, mas masarap. Kaso dito sa Abu Dhabi is mahirap hagilapin ng kalamansi. Medyo mahal yun kapag meron. And ayan, tinanggal ko yung buto. Kasi ang hirap pag nanguya mo yan, mapait, diba? And asin na rin. Pampalasa. And nilagyan ko pala siya ng konting asukal para pang balance dun sa asin. At ilalagay ko na rin yung luya. Ayan, mostly sa mga kinilaw talaga is may luya talaga, tsaka sibuyas. Kasi pampadagdag ng lasa yan at saka pantanggal lang sa ng isda. And as long as hahaluin mo naman siya ng maigi, ng suka, ganyan, maluto siya sa suka or sa calamansi or lemon man yan, mawawala talaga yung langsa niyan. And nilagay ko na nga yung sili guys. Bale, yung pagkakahiwa ko ng sili is malalaki lang kasi medyo mahina ko sa maanghang. Gusto ko lang talaga medyo may kulay yung aking kinilaw. Kung kayo guys ay gusto nyo ng mas maanghang, yun. Maanghang na sili ang ilagay nyo. Like yung super maliit, yung labuyo. Ayan. Pero ako, ayan lang. Malalaki lang siya. Kasi mahina ako sa maanghang. And maanghang na rin siya dahil sa luya. Diba? Kaya ayun, depende sa inyo guys. At saka yung sa sibuyas, masarap din yung dahon ng sibuyas ang ihalo nyo sa kinilaw. Kasi dati nung bata ko sa probinsya, ganun yung hinahalo ng pamilya ko sa ano, sa kinilaw. Dahon ng sibuyas, fresh from the garden. Ayun, nakakatuwa. At good thing talaga guys is merong dilis dito sa ano, sa abroad. Dito sa Abu Dhabi, at least merong dilis. Kasi sobrang favorite ko rin talaga yung dilis. Maraming putay like paksiw or yung torta. And ito nga yung kinilaw pag sinipag. So ayun. Sobrang thankful ako na merong dilis dito. Kasi dati wala eh, wala akong mahagilap. Buti ngayon may nakikita na akong dilis. And kung itatanong nyo kung saan ko siya nabili is, nabili ko lang to sa may Manila supermarket. Dito sa may Hamdan Street. Ayun, lagi silang may dilis doon. So
So, doon ako bumibili ng niluluto ko na dilis. And ayan nga, ng aking kinilaw, nilagyan ko siya ng cucumber para, or pipino, kasi parang salad na rin siya, diba? Fish salad. O, diba? At least healthy, meron tayong kulay. Pampahaba at pampaganda. Charot. Pampahaba ng buhay. At ayan na nga guys, tapos ko nang haluin ang mga ingredients. So, pwede na siyang kainin or maganda rin siya na ilagay nyo siya sa chiller. Sa ref, kung may ref kayo, ayun. Pero pwede na siyang kainin ngayon, as in ngayon. Pwede nyo na siyang tikman. Ngayon is nilagay ko siya sa isang container kasi hindi ko pa siya kakainin ngayon. Ilalagay ko muna siya sa ref para pwede ko siyang kainin after ilang araw, ganyan, or kung kailan ko gusto. Or kami ng roommate ko, ayun, bibigyan ko rin siya syempre kasi para matikman niya rin yung luto ko. Although, how many times na ako nagluto ng kinilaw dito sa amin. And, ayun, sarap talaga. Kaya, try nyo guys ang recipe na to, lalo na kung gusto nyo ng pangpulutan. Ayun, the best tong pulutan ng ating kababayan, di ba? Mga mister nyo or mga jowa nyo manginginom, ayan, try nyo nang ipagluto sila or igawa ng ganito, ng kinilaw. And syempre, kung mahal yung isda, gaya nyan, medyo mahal ang dilis, tsaka medyo mahirap talaga siyang gawin guys kasi isa-isa mong tatanggalan ng ulo at tsaka ng tinik. Diba? Sobrang matrabaho niya kaya kailangan sulit ang paggawa. Kaya ayan, pampadagdag is cucumber or pipino. Thank you guys for watching at thank you nga pala sa pag-follow ng aking mga social media accounts, FB page, TikTok, tsaka dito sa YouTube, Chean Vlog. Sa mga hindi pa nakapag-follow dyan or subscribe, please subscribe naman at comment down below na rin ng tungkol sa video na to. So, ayun. At shoutout nga pala sa aking brother, Aga Cesar Vlogs, at saka sa isang top fan or laging nagpupuso ng aking mga post, Wendell Sereno. Ayan, thank you so much sa pag-follow ng aking mga accounts.